Today is all about cleaning your workstation day. Yes, this is a reminder na oras na para linisin mong workstation mo. It should be part of your weekly tasks sa Asana or any other task management app na ginamit mo. Hi, my name is Mary. I post easy to follow daily tasks that you can do to start your freelancing journey. And today is task number 16, refresh your workstation day. Kung hindi ka pa familiar sa paggamit ng Asana, Google Tasks, or any task management app, balikan mo lang yung mga naunang task dito sa 364-day challenge natin para mas updated ka. And while we've been so busy answering all top 27 interview questions na nailista ko, it is also important na maayos ang kapaligiran mo. Sabi nila, pag Chinese New Year daw, hindi dapat naglilinis. So, bago pumasok ang alas 12, kung makikita mo tong video na to, this serve as a reminder na linisin mo na ang workstation mo para mas maganda ang pasok ng Lunar New Year. Hindi kailangan perfect ang buhay, pero dapat yung paglilinis mo ng workstation mo perfect para sa productivity mo. Hindi mo na rin gamitin tong opportunity na to para mag-practice sa phone mo na mag-film ng naka-timelapse. Gamitin mo yon para i-document yung journey mo, tag me, and use the hashtag freelancer na me this 2023. Okay, Fat Choy. Tay. Bye! So, pag-usapan natin etong comment, etong mga comments na to na lumabas dun sa stories ko. Kasi, quick story time. Now, TikTok gives us boost coupons for certain campaigns. Ang ginagawa ko, binuboost ko na lang yung mga videos ko that I think might help yung mga bagong marireach na tao. And as you guys know, lalo na kung matagal na kayo dito, pag nagbigay ako ng information, as in kompleto siya, although hindi ko sinasabi step 1, pumunta ka dito, step 2, hindi ganon. Pero kompleto siya. Now, here's the problem. Pagka nagbuboost ako kasi, usually, madami yung mga bago sa feed ko. And although kompleto yung video, ang dami pa ding nagha-how. Sometimes, matyaga naman akong sumagot. Tsaka yung mga admins ko, well, wala silang choice, talaga sasagutin nila yung mga comments na yon. But, may mga araw kasi na sobrang dami ko ng meetings, talagang yung social battery ko kaganyan na pula na kumbaga. So para sa mga bagong followers ko, let me give you a quick tip on anong ginagawa ng mga freelancer kapag hindi namin alam ang mga bagay-bagay. This is something na gusto nyong practicein na rin as early as now. Kung wala pang laptop or computer, download nyo lang ang Google Chrome sa inyong cellphone at kapag may hindi kayo alam na terminology, salita, na narinig nyo sa video ko or kahit anong video dito sa TikTok. What you wanna do is you go to Google and then type how to, tapos kung ano yung hinahanap nyo. For example, how to use Go High Level. Or etong bagong lumabas, yung ChatGPT, just type in how to ChatGPT. Tapos lalabas na dyan yung mga kailangan yung malaman. This would also be a good place for you to practice and stretch your brain cells para mas pumalo yung comprehension natin. Pag lumabas na yung Google search result, basahin yung isa-isa. Basa lang kayo ng basa hanggang sa mapapansin nyo parang yung mga brain cells nyo medyo nababanat, ganyan. Halimbawa, may interview kayo. Hindi nyo alam kung anong meron doon sa company na yun. Type nyo who is, tapos i-type nyo yung company name. Ito pa, isa pang ginagawa ko to ha. Pag nakita ko na yung pangalan na mag-i-interview sa akin, tinatype ko rin siya sa Google. And, you know, with high hopes na it will give me an idea of ano ba yung mga core values, ano yung mga tinitingnan netong taong to pag nag-i-interview para sa company niya. It doesn't hurt to search for the company as well. Yung name ng magiging client mo. Isa pang common error na nakikita ko is yung mga nagpo-post naman sa group, nalilito sa oras. Again, same step. Punta ka lang sa Google, tapos itatype mo lang yung time na hinahanap mo. Halimbawa, 6 p.m. Manila time. Pagkatapos, ang gusto mong malaman, anong oras yon sa United Kingdom. So, itatype mo lang dyan, 6 p.m. Manila time to United or UK time, ganyan. Tapos lalabas na dyan kung anong oras. So, bago kayo magtanong, mag-research muna kayo. Google is key. So, many questions you guys have. Ilang araw na tong draft na to, post ko na. Kasi ilang araw na rin lang naman ako hindi nakakapag-post ng Day in the Life of a Freelancer. In a perfect world, masisimulan ko yung araw sa pagbabasa ng libro. Minsan paperback, madalas iPad na lang ako kasi gusto ko nakakapag-highlight ako ng mga important terminologies. Turn on diretsong work na kami ni Papski. Parap kasi ng panahon, lagi ako nakakatulog. Tipong pagod ka pero hindi mo alam kung anong kailangan mong pahinga. Buti na lang talaga cute yung mga aso ko. By the way, this is Chewy. Siya ang newest addition sa aming mga fur babies. We adopted him from another family and kakahabang
happy lang na naka-adjust na siya. Yun, nakikiagaw na siya sa 4 AM Skyflakes nila. So yes, habang nagkakanton at saka itlog ang fur parents, ang amin namang fur babies, kumakain ng Skyflakes. Yan yung bisyo nila pag madaling araw. Anyway, lumilipas yung araw namin na ganito lang yung ginagawa namin. So recently, I make sure na everyday bumababa ako, I check on everyone. Like today, dumating yung bagong supply namin galing sa wet market. Kaya pinapadeliver lang namin siya. So I wanted to check on mom. Tapos nakita ko yung nanay ko, nandito siya nagbabalot talaga ng Shanghai Zai. Sinaiinip daw siyang magbalot sa kusina dahil walang TV. Tinanong niya ako kung anong trip kong breakfast. Sabi ko Shanghai na lang, tapos nagpasangag na lang ako. Pero eventually, ako rin talaga yung nagduto. Kasi parang na-miss kong gamitin yung kusina. Actually, na-miss kong tumambay sa baba. Ipa sa mga oras, ang umaga naging gabi at ang gabi naging umaga. Tingin ko, ngayon na palang Chinese New Year. Unang una ko talaga ginawa, nilinis ko yung workstation ko, tinanggal ko yung mga basura. Kasi ang sabi ng mga matatanda, masama daw maglabas ng basura kapag ka Chinese New Year. So, siniguro ko lang na wala na ako itatapon na basura tomorrow. Katapos back to work na ako. At this point, tapos na yung shift ni Popski, so ako na lang yung naiwan na nag-work. Kasi habang naka-duty naman siya, ako naman yung nakatulog. Laki talagang blessing na pareho kaming sa bahay nagtatrabaho. Ano na yung sa role ko, kasi at least pag medyo pagod na, bus na social battery, or tinawag ka lang talaga ng kama kasi nga ang sarap ng panahon, pwedeng matulog ka muna ng onte tapos balik ka lang ulit sa trabaho. Kung freelancer ka, share mo naman sa comment section ano yung pinakagusto mo sa industry natin. Oh my God, biganto pa rin pala. Medyo luma na to. Ngayon ko lang nakita ulit yung Q&A section ko. But she said, hired as a data entry for a company in Greece. Looks legit because they have 4-month contract. But they're asking to pay 10%, which is around $300. No. 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 Scam yan, mami. Hindi yan legit. Even if may contract, guys, ha? Una sa lahat. Kaya tayo naghahanap ng clients para kumita tayo ng pera, hindi para magbayad pa tayo ng kung anik-anik. Okay? So kung kailangan yung maglabas ng pera, no! No! No, mami! Yun lang. Sana hindi ka pa nakakapagpadala kasi tagal mo nang tinanong to. Sorry, ngayon ko lang nakita. Hindi naman kailangan, pero i-explain ko. Pampaligaya lang ng araw nyo dahil Sabado na. So here's my workstation. Duh. Okay? This is my backup monitor in case kailangan kong mag-triple monitor. Ito yung laptop na ginagamit ko if I need to edit videos. And then kapag kailangan ko admin lang, I have my MacBook Pro right here. Tapos ito namang malaking screen pag mag-edit ako ng videos. iPad para sa Netflix at saka pag mag-schedule ako ng presentation for clients. Ito ay para pag mag-live. Lahat po ito ay necessities para sa akin. Hindi ako nagbili ng kahit na ano na hindi ko kailangan sa buhay para mag-function ng payapa. But I also make sure na kung hindi ko siya gamit, hindi ko siya ito turn on, hindi ko rin sinasaksak tong extra monitor kapag pwede naman dito sa laptop lang. Mas productive lang talaga ako na nakalatag lahat sa screen ko, ganyan.